Yan ang isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon sa ating lahat, saan man tayong sulok ng mundo nararoon. Ito po ang inyong abang lingkod, Red Noveno. Ayan, at siyempre ito po ang inyong abang lingkod, Lorny TV. Ayan. At siyempre, sa araw na to, no? Gagawa tayo ng panibagong reaksyon. Yeah. So yun, no? Meron lang tayong mga isyong liliwanagin, no? At bibigyan linaw sa ating mga gagawing reaction ngayon. Gagawing reaction. No, meron tayong mga tatalakaying mga bagay-bagay, no, na parang sukdulan na, no. Minamay at maya, inaaraw-araw. Inaaraw-araw. At saka, no, feeling matalino na, no. Na talaga naman, parang, grabe naman. Parang hindi na makatarungan yung mga sinasabi, no. Gantara na yung sinasabing bibigyan kitang advice. Oo. Ganito 'yon, ah, ganito 'yon. Oh, di ba? Oh. Oh, sobrang talino na si si Konsyal, no? Konsyal ba? Konsyala ba? Oo. Oh. So, syempre ngayon, guys, no, mainit, no, na syempre napapanood at nakikita at na babasa din naman natin sa mga comment section, no, na masyado na po talagang hindi na makatwiran, no, yung ginagawang pag-atake nitong mga 'to na parang mga sinasabi ay ayaw sa kalingap. Pero araw-araw naman. Topic kalingap. Oh. Grabe, itong literal na ano to, eh. Literal na masasabi nating may kakapalan ng mukha nito, eh. Kasi, pero mo, puro kasamaan, puro kababuyan ang sinasabi tungkol sa ama ng kalingap, sa ina ng kalingap, sa anak ng kalingap. Puro masasamang salita ang sinasabi. Pero araw-araw naman, halos tinatopic niya, kalingap, no? So, anong masasabi mong ano doon na inilalabas ng bibig mo pero nasa puso mo? Parang niloloko mo yung sarili mo, ano? Parang masyadong malakas yung mga loob nila na mangustyon, no? Mangustyon. Unang-una yun, no? Kinu-question yung mga bagay-bagay. Kino-question yung mga authority. Siyempre, bilang tayo ay nasa kalingap. At ever since naman, no, since batch 1, tayo po ay nasa kalingap. Medyo napapansin lang natin ngayon na masyado nang umaabuso na, no, yung mga tao dyan na nakapaligid, na masyado nang inaabuso nga naman, no, yung komo mabait. Si Kuya Bal, no? Oh. Ang alanan na natin, si Kuya Bal, kung mabait, sila Ate Edna, sila Kalinga Prab, eh masyado namang inaabuso na. Unang-una, no, ang gusto kong liwanagin na issue, yung sa may nagsabi, no, na, kasi di ba alam naman natin na si Ate Edna ay may grupo ng warriors, no, na nagre-report ng mga channel na illegal na gumagamit ng mga videos. Na hindi naman sila mga kalingap partners. At mga walang pahintulot. No, tapos meron diyang isang hayagan, no? Hayagan kung mangwestiyon, no? Inaakusahan pa si Ate Edna na maramot daw, no? At ang hindi ko pa nagustuhan sa sinabi niya na 'yon ay kinwestiyon niya pati si Kalingap Rab. Kaya nga. Bakit daw hindi tingnan si Kalingap Rab ni Ate Edna na mas malaki daw ang kinikita? Million-million daw yung views, ang laki daw ng kinikita, eh samantalang yung mga nire-report doon na channel, katulad nung isang channel na nireport daw, no, na mga clip-clip lang naman daw yung kinukuha, no, maramot daw, no, bakit daw yung mga views na 10,000, 55,000, eh hindi na lang daw ipaubaya. Hindi naman kasi ano to, hindi naman kasi to sabihin na natin na for the sake lang na nagdadamot. Ayun. Hindi naman ganun yun. Hindi usaping kadamutan po ito. Kasi unang-una, yung ginawa niyang pangungwestiyon doon kay Kalinga Prab na bakit daw hindi daw tignan yung views ni Kalinga Prab na malaki. Unang-una po, no, doon sa nagsasabi niyan, yung mga content ni Kalinga Prab ay mga original. Original po yan. Mga original content niya yan. Baka hindi niya alam yung original. Sarili po niya yan. Siya ang may-ari niyan, kumbaga. Oo. Siya ang owner niyan. Siya ang content creator niyan. Kumbaga sa mga produkto, no? Eh yan ay intellectual property niya yan. Tama. No? Intellectual property niya yan. So, kung malaki man ang kinita niya dyan, kung kumita man siya dyan ng 10 million,
no, o 20 million pa, wala kang pakialam dyan. Kasi original niyang, ano yan, produkto, kumbaga. Tama. Oh. Ang sinisita lang naman dito ay yung mga illegal na gumagamit. Yung mga video. Ng mga video na walang... Pahintulot. Halos pagnanakaw na yun eh. Kasi, diba sabi nga ni ate, na pwede naman daw magpa-membro kung gugustuhin. Diba? At saka yung kino-question doon yun na kailangan magbigay. Hindi po dapat questionin yun kasi unang-una talaga naman nakikigamit tayo ng community ng Kalingap. Tama. So kung sakali mang kumita yung channel natin, ano ba naman yung butal mo eh, oo, share mo? Hindi nararapat naman talaga yun, di ba? Kahit naman sa mga sa gobyerno organization, eh, di ba? Sa gobyerno, oh, kailangan mo mag-tax para tumuloy-tuloy yung... Oo. Yung usad ng gobyerno. At saka ano yung ano mo yun eh, obligation mo yun. Oo. Obligation mo yun sa pag-employer ka, di ba? Binabawasan ka rin ng tax. Sa mga congregation, sa mga simbahan, di ba? Yung iba nga nag-i-impose talaga ilang percent do sa mga, di ba? Ikaw naging miyembro ka noon. 20%. Di ba? Ini-impose nila na 10%, ganun, no? So kumbaga, ganun lang din po yun, no? Ganun lang din po yung kasimple, no? Na wag po sana natin palakihin, wag po natin bigyan ng negative connotation o mali siya, no, kung sakasakali man po, no, kasi unang-una dapat tayo po ay mapagbabang loob, no, yung tayo lang kasi yung kumbaga nakikisuyo, nakikipasuyo ba, nakikigamit lang, kumbaga yung biyahe, nakiangkas ka lang na ayan, hayagan naman at kitang-kita naman, nakikiride ka na nga lang eh, di ba? Oo, kahit na patira ang pagra-ride mo eh, makikiride ka na, sinisiraan mo pa yung driver. Oo, huh? Sinisiraan mo pa yung driver at ginugulo mo yung magandang biyahe. Ginugulo mo yung magandang biyahe. Mm-hmm. Sana naging maliwanag sa'yo to, ano, kasi may kabubuhan tong tao na to eh. Sana... may pagka-twisted yung mind niya eh. Yung mali, tama sa kanya. Yung tama, mali sa kanya. Oo. Parang ganun, binabaliktad niya. Sana naging maliwanag sa'yo, ano, na nakiki-ride. Gamit lang tayo. Nakiki-ride lang tayo. Ano? Hindi kadamutan yun. Mm-hmm. At ang sinisita lang dito ay yung mga illegal na gumagamit ng video, kumukuha. Mm-hmm. Diba? Oo, tsaka may karapatan na i-report kasi 'di ba? Ito liwanagin natin sa mga produkto, 'di ba ang Louis Vuitton, ang Gucci, yung mga sikat na mga produkto. May IPO po 'yan, may intellectual property organization nagpo-protekta diyan. Buti binanggit mo 'yung ibig sabihin noon. Oo, nung IPO kasi pinoprotektahan nila po 'yan, 'no, yung katulad ng Gucci, mga sila Versace kasi sila yung creator niyan, sila yung gumawa niyan eh. Kumbaga dugot pawis yung nilaan nila dyan sa mga produkto nila na yan. Bago po yan nag-click sa market, bago po yan nag-boom sa market, bago po yan narating nila yung kung ano man yung status na narating nila ngayon, especially mga branded, no? Pag may mga counterfeit, yung gumagaya, yung sinasabi mong mga illegalista, ginagaya nila yung Louis Vuitton, ginagaya nila yung mga anong produkto. Anong tawag yan? Yung mga counterfeit, no? Yung, yung salitang sikat na ano, yung imitation. Oh, imitation, 'di ba? Ini-imitate nila, 'di ba? Yan na 'yun sinasabi natin, no? Na nag-i-imitate. Pag once na nahuli kayo, nire-raid yung mga bodega, inaano po 'yan? Ano tawag doon? Kino-confiscate. Oh, kino-confiscate po 'yan. No, tapos sisirain, 'di ba? Papakita pa, bibidyo pa sa news, no, na winawasak yung mga sapatos, mga bag, 'di ba? Iba sinusunog. Buti nga hindi ganoon ginagawa ni Kuya Bal, eh, no? Kukonfiscate yung mukha mo tapos ngungudngud na gano'n, no? No? Kasi, so, sa YouTube naman po, pahalisin rin yung YouTube yan, di ba? Bahwal kumuha ng video na hindi sa'yo. Di ba? Unless ikaw yung original creator niyan, ayan, pwede mo yung pangalandakan sa social media, ikaw ang gumawa niyan, ikaw nag-video niyan, sa'yo yan, original content mo yan. Pero kung kinuha mo lang sa video ng may video, eh, mahiya ka naman. No, mabuti nga si Kalinga Prob, hindi nag-strike. Oo. No, mabait pa nga ang Kalinga. Mabait pa nga ang Kalinga. Kasi hindi sila lang nag-strike. Pero, karapatan po nila yan, mag-strike. At yung pag-report po, no, karapatan din po yan. Nung may mga original creator ng mga videos na mag-report. No, kung nag-report man po, eh, kasi nga po, may dahilan. Kasi nga, hindi naman po sa inyo yan. Kahit sabihin yung konting clips lang yan. Kahit sabihin yung in-enhance nyo pa yung clips, pinaganda and everything, still, hindi sa inyo yan. Yung idea niyan, wala sa inyo.
yung pinaka-idea niya. No? Oh. Ang binabayaran kasi dyan, yung nga yung intellectual property. No? Yun yung binabayaran dyan. So, hindi mo pwedeng questionin yan. No? Hindi pwedeng questionin ng mga nangungwestiyon dyan, no? Na pinagkakakitaan naman daw ng Kalingap, nila Kalingap Rab, ang mga, yung mga content nila. Eh, kaya nga po, di ba, sa social media, talaga namang mag-iisip ka talaga, maggagawa ka ng talagang, kumbaga, kakaiba siya, para tangkilikin. Siya ang mayari niya. Siya ang mastermind. Oo, mastermind niya yan. Lahat po ng mga nilalabas ni Kalingap Rab sa mga YouTube channel niya, ay yan yung, ano niya yun, yung obra maestra niya yan. Obra niya yan. Diba? Kumbaga siya talaga ang utak niyan lahat na yan. Mm. At kung sakali man po, no, yung iba ay masyadong mapanghusga, no? Pati yung kita, eh, ay, kaingitan na yan. Kino-question pa, no? Kino-question pa. Magtrabaho ka ng sayo. Gumawa kayo ng sarili niyong content. Huwag mong tingnan yung kita ng iba. Mm. Magsikap ka ng ikagaganda ng sahod mo. Mm. Huwag matitingnan yung sahod ng iba. Mm. Kasi sa totoo lang naman, masamang ugali yan. Kung hindi naman talaga Kalingap ang topic nila, wala naman silang views. Tama. Diba? Wala silang views. Tama. Diba? Nakikita naman natin, diba? Pag mga iba yung topic nila, iba yung ginagawa nila. Katulad ng mga A Day in My Life lang, pumunta sa spa, pumunta sa ganito, nakikanta-kanta-kanta lang. Mm. Wala namang mga views. Wala naman. Diba? Walang views. Kaya pero bumabalik sa Kalinga, pilit oo, na oo, pilit na magta-topic Kalinga. At ang masama rito, sa halip na mag-topic ng maganda, ang tinitira, yung founder, asawa ng founder, anak ng founder, wala stick talaga to. Mm. Tapos ngayon, may lakas ng lupa na payuhan. Mm. Ha? Payuhan si Kuya Bal, makinig ka Kuya Bal, sabi niya. Mm. Grabe na ito, sobrang taas na ng tingin sa sarili. Tingin sa sarili. Parang no? Napakatalino. Parang napakatalino na to. Hindi mo marunong mag-spelling. Ay, spelling, hirap. Mali-mali spelling. Pati nga pronunciation yan. Oh. Grabe, no? Diba? So, yun nga lang, intellectual property, hindi niya respeto-respeto na pag-aari ito ng Kalingap na, na, diba? Mm-mm. So, yun na nga yung sinasabi natin, guys, no? Dapat, no? Dapat tayo, dahil nakikikontent lang naman tayo, nakikikommunity lang naman po tayo sa Kalingap, dapat tayo po yung mas magpaka-humble po, no? Tayo po yung medyo makisama, no? Tayo yung mag-adjust, no? Hindi po sila Kalingap, Rab, Kuya Bal, at Edna ang mag-a-adjust sa mga nakikigamit ng content nila. At isa pa, no? Siya daw ay pinagmamalaki niya na dating pan, dating tagahanga, dating tagasunod, dating tagapagtanggol. Oh, at saka sponsor pa daw. Sponsor pa, ha? Teka muna, speaking of dyan, ha? Dyan muna tayo, i-focus natin yan. Yung pinagmamayabang niya lagi daw siyang, dahil daw siya nakilala daw siya bilang sponsor. Naalala mo ba yun? Yung unang bigay niyan kila Kuya Bal? Naalala mo yun? Nagka-issue? Ay, oo. Yung pinalabas niya sa kanya lahat yun? Oo. Alam ko, binlog niya pa yun eh. Yung binlog first niya. Blog, ay, first salary daw niya yun. Oo. Tapos binlog niya, ang dami, dami, dami nga. Ilang, ano yun, ilang lapad yata yun. Tapos hindi nabanggit. Isa lang pala yung sa kanya dun. Hindi nabanggit yung nagbigay. Yung nagbigay ng napanood marami. Napanood yung vlog niya. Oo, yung nag... Bakit hindi mo sinabi? Yung nagbigay ng marami, hindi binanggit, pinalabas niya sa kanya lahat yun. Tapos tuloy, nainis tuloy yung nagbigay, binawi. O di. Diba, yun yung binawi, yun yung nga yung nabansagan ng bigay-bawi. Yun. Binawi. Binalik naman nila Kuya Bal, no? Sige. Yung 20,000 yata. Sponsor ka. Sponsor daw sa puno. Sige na, maniwala na tayo. Naniniwala po ba kayo na siya ay sponsor? Oo, sponsor daw siya kuno, no? Ay, nako, ay pala, ay namumulekta lang din. Ano? So, anyway, guys, yung sinasabi niya na yun, ano na yun eh, parang sinasabi nga natin, expired na yun. Kung sasabihin niyan, supporter daw siya, defender daw siya, eh, sa naaalala ko, kasi tayo yung batch one eh, no? Tayo yung kauna-unahan, sa naaalala ko, siya nga yung laging humihingi ng tulong nun kay Kuya Bal eh. Nalala mo, may kaaway siya dati. Yung si Madam L, ano nga ba yun? Madam Lip ba yun? Basta may kaaway siya, no, na hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Grabe, doon pala, oh. Hindi mo na kaya si Madam. Tapos number one ka. Tapos sasabihin mo, number one defender ka ng Kalingap. Eh, tawag ka ng tawag kay Kuya Bal. Pagtanggol niyo naman ako, Kuya Bal.
Pagtanggol daw siya, doon sa kanyang meron siyang medyo nakaribatal, no? Na matindi-tindi, no? Si Madam. Yung maganda yung ano, lipstick ko, maganda, di ba? Maganda ba yung lipstick ko? Tapos sasabihin niya, siya daw yung defender, siya daw yung ganito. Number one. Oo, number one daw. Meron nga siyang isang nakaribatal, hindi niya kinaya, nagpatulong siya. Kamagana kaya ito ni Rod Navarro? Bakit? Masyadong mahangin. Masyadong mahangin. Ano? So, yun. Sobrang mahangin. No? Para meron pa tayong iba. Oh, sa susunod talaga, ano yun natin to? Hubaran natin. No? Yung totoo lang, hindi tutulong yung lagi lang puro appreciation lang niya ng sa sarili niya. Tsaka no, yung puro ano lang, puro yung kamalian lang ng kalingap yung sinasabi niya. Pero yung kamalian niya, yung ginawa niyang mali, yung sinasabi niyang mga mali ng kalingap, eh hindi niya rin sinasabi kung ano yung mga ginawa din naman niyang mali, no? So, puro sa kanya lang yung magandang ang tawag doon, magandang ano? Papuri. Papuri, no? So, anyway guys, ayan, itutuloy po natin sa ating susunod na reaction. Kasi hindi lang po yan isa, marami po yung grupo na yan. No? Marami yan. Oo. Pero focus lang tayo dito sa isa na to kasi grabe na eh. Oo, grabe na. Tinitira na ang ama ng Kalingap. Ina ng Kalingap. Tsaka, dinamay niya na yung anak ng Kalingap. So, yun, hindi natin mapapalampas yung mga ganitong pagkakataon. Bibigyan natin ng reaction, no? At, yung matalinong pananaw ang gagawin natin. Huwag naman yung napakababaw naman no, na hindi mo maintindihan yung kung bakit pinagbabawal. Intellectual property nga yan eh. Mga sarili mo yan eh. Original original content. Sining mo yan eh. Hindi nyo naunawaan yung ganun. Kaya ang mababaw lang kasi isip niya, nasa isip lang niya, nagdadamot daw. Yun lang yun na. Yun lang yung Siyado. Ano niya, yung tumatakbo sa utak niya, lagi sasabi niya madamot. Masyado ka namang konsyal. Oo, pero yung kahulugan ba ng pag yan ay original content mo yan. Kahit naman kay YouTube, kaya nga si YouTube may strike eh. Kasi ginamit mo yung video na hindi sa'yo. Diba? So yun, hanggang sa muli po, maraming salamat. Spread love lang po tayo lagi. Yeah, spread love lang po at syempre tuloy-tuloy po ang ating pag-reaction. At paminsan-minsan hindi po tayo nakapag-reaction kasi busy naman po tayo sa charity. Pero pag wala po tayong charity o mission, eh mag-reaction video po tayo. Okay? Yun. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong abang lingkod, Red Novino. At syempre ito ang inyong abang lingkod, Dorney TV. Ayan. Hanggang sa muli, spread love. Bye-bye. God bless.